Buong pag-aakala ng bata ay isa lamang siyang mahirap at hamak na pulubi. Subalit hindi niya alam na mga bilyonaryo pala ang kanyang mga magulang. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Pulubing Anak Mayaman. Tahimik na umiiyak ang batang si Dave habang nakakulong sa kanyang munting silid. Malapit nang magdilim ang paligid, pero hindi pa rin dumarating ang kanyang mga magulang na kanina pang umaga umalis. Kanina pa rin siyang umaga walang kain dahil nasa kanyang silid lang siya buong araw. Nay, Tay, nandito na po ba kayo? Sigaw niya agad nang marinig niyang bumukas ang pintuan sa kanilang sala. Nay, palabasin niyo na po ako dito. Maawa po kayo sa akin, nahihilo na po ako sa gutom. Naiiyak niyang sambit habang tinatawag ang ina at ama. Dave! Dave, apo! Ang tinig iyon ng kanyang lolo. Lo? Lo, ikaw po ba yan? Rinig niyang may kinuha ang matanda at ang sunod niyang nalaman ay ang pagbukas na ng pinto sa kanyang silid. Lo? Sa naiiyak niya pa ring wika. Apo, halika, may dala akong pagkain dito. Kumain ka na muna't anong oras na? Inalalayan naman siya agad ng matanda hanggang sa ito'y makaupo at kumain. Tinaig pa niya ang batang hindi nakakain ng isang linggo dahil sa gutom na nararamdaman niya. Nang mga sandaling iyon at habang ang kanyang lolo naman ay hindi mapigilan ang panunubig ng kanyang mga mata habang tinitingnan ng apo na nilantakan agad ang dala niyang pagkain. Kita niya rin ang mga luha ni Dave na patuloy pa rin umaagos habang kumakain. Tahan na apo, nandito na si Lolo. Ubusin mo lahat yan. Iyon naman ang ginawa ni Dave at nang matapos na siya ay doon niya naniyakap ang matanda. Salamat po, Lo. Gutom na gutom po kasi talaga ako eh. Pasensya na po kung hindi ko kayo natirhan ha. Ayos lang yun apo. Dinala ko talaga ang mga yun para lang sa'yo. Agad namang napalingan si Dave sa paligid at sa labas. Lo, anong oras na po ba? Madilim na po ang paligid ah. Nasaan po sila nanay at tatay? Kanina pa po kasi sila umalis eh. Teka, anong ibig mo sabihin? Kanina pa silang umaga wala rito? Opo, ibig sabihin, kaninang umaga ka pa nasa loob ng kwarto mo at hindi ka kumakain. Opo, kagabi rin po hindi nila ako pinakain. Kagabi pa po ako hindi kumakain, Lo, kaya nga po nahihilo na po ako dahil sa gutom. Diyos ko naman pala, oh. Mabuti na lang pala at pumunta ako rito. Nakita ko kasi ang nanay at tatay mo kaninang tanghali eh. At may alis daw sila, pero hindi kita nakita. Pagdating ko naman sa bahay galing bukid, nakita kong nakasara ang pinto dito kaya nagtataka ako kung nasan ka. Mabuti na lang pala at napagpasyan kung puntahan ka dito at hindi nga ako nagkakamali dahil nandito ka. Pasensya na apo. Ayos lang po, Lolo. Salamat po at pinuntahan niyo ako dito. Hindi ko po kasi alam kung ano oras po uwi sila nanay at tatay eh. Ba't ka ba nila kinulong, apo? May nagawa ka bang hindi nila nagustuhan? Wala naman po, Lolo. Basta kagabi, nag-away po sila ni... sila, si nanay at tatay. Umalis po saglit si tatay habang nag-aaway sila ni nanay. Kaya ako na pong napagbuntungan ni nanay ng galit niya. Pinapasok niya po ako sa silid at kinandado po. Hindi po niya ako pinakain, Lo. Akala ko po bubuksan na ako ni nanay kaninang umaga. Pero narinig ko na lang na sabay silang umalis ni tatay. Naiiyak na kwento ni Dave sa matanda. Yaan mo. Kapag dumating mga magulang mo, susubukan ko silang kausapin. Sige na, matulog ka na dun sa kwarto mo. At may pasok ka pa bukas. Ako nang maghihintay sa nanay at tatay mo. Hindi ako aalis hanggit di sila dumarating. Sigurado po kayo, Lo? Ako na lang po maghihintay kila nanay. Ako na, apo. Nasa tapat lang naman ang bahay ko eh, kaya makakauwi ako agad. Isa pa, may pasok ka pa bukas. Baka mahuli ka. Sige po, Lo. Salamat po, ha. Walang anuman yun. Sige na. Matulog ka na doon.
Tumango naman si Dave at dali-dali na rin pumasok sa kanyang silid para makatulog na. Hindi niya alam kung anong oras na nga siya ay magising. Basta't naalimpungatan siya nang marinig niya ang palitan ng salita ng kanyang nanay at lolo. Ano ba naman kayo, Josefina? Anak niyo, kinukulong niyo sa sarili niyong bahay. Hindi niyo pa pinakain. Kung hindi pa ako nagpunta dito, baka na nang nangyari kay Dave. Magkaroon naman kayo ng malasakit sa anak niyo. Nawala na sa isip namin si Dave dahil sa pagmamadali namin kanina pa. Isa pa, wala namang nangyari kay Dave, di ba? Wala pa. Paano kung hindi ako nagbakasakaling pumunta dito? E di hindi nakakain yan si Dave. Paano kung hindi kayo umuwi ngayong gabi? Paano anak nyo? Hindi nyo man lang siya naisip habang kayo nagpapakabusog sa labas at kumakain ng masasarap na pagkain? Pa, gabi na po. Napagod po kami sa lakad namin. Gusto na lang namin na magpahinga kaya huwag nyo na po kaming sermonan. Wala naman pong nangyari kay Dave, di ba? Kaya wala pong dahilan para magalit pa kayo dyan. Sige na po, ihatid ko na po kayo sa inyo para makapagpahinga na rin po kayo. Tahimik lang na nakikinig si Dave sa sagutan ng dalawa. Nang bigla namang bumukas ang pinto ng kanyang silid ay doon na niya ipinikit ang mga mata at nagpa siyang magtulog-tulugan. Ngunit tila hindi umepekto yon sa kanyang ama dahil lumapit ito sa kanya at ginising siya. Dave! Dave, gising! Wika ng kanyang ama habang malakas siyang niyuyog-yog para magising. Wala naman siyang nagawa kundi ang imulat ang mga mata dahil baka pagalitan na naman siya nito kapag pinilit niya pa rin matulog. Tay, mano po tay? Ang sarap ng tulog natin dyan ah. Bumangon ka't masahihin mong likod ko hanggang sa makatulog ako. Bilisan mo dyan. At dahil bawal tumanggi kapag ito nang nag-utos, kaya naman dali-dali na rin bumangon si Dave at nagtungo sa silid ng mga magulang para masahiin ang ama. Huwag ka nang pumasok bukas sa paaralan, Dave. Maya-maya pa ay wika ng kanyang tatay. Po, bakit naman po, tay? Maraming labahin kaya maglalaba ka bukas. Pagkatapos mong maglaba, linisin mo na rin ang buong bahay dahil may darating sa atin dito sa susunod na araw. Pero tay, may... Nagre-reklamo ka ba? Baka nakakalimutan mo ako nagpapaaral sa'yo. Kaya kitang patigilin sa pag-aaral kung gugustuhin ko. Di naman po ako nagre-reklamo, tay. Kaso po, pagsusulit po namin bukas eh. Kapag hindi po ako makasali, ay babagsak po ako. Sige, papayag akong pumasok ka bukas pero bilisan mo lang sa pagsusulit mong yan ah. Dahil pagdating mo dito bukas sa bahay, trabaho agad ang sasalubong sa'yo. Hindi ka namin papayagan ng nanay mo na matulog hanggat hindi mo natapos ang paglalaba at paglilinis. Naintindihan mo ba? Opo, tay. Tango na lamang ni Dave dahil ayaw niyang hindi siya makasali sa pagsusulit nila kinabukasan. Nang mag-umagan at nasa paaralan na si Dave ay ramdam niya pang antok sa kanyang sistema. Alas 2 na madaling araw na kasi siya nakatulog ulit. Dahil pagkatapos niyang masahihin ang ama ay nagpamasahi naman ang ina sa kanya. Siya din ang bumabangon ng maaga para maghanda ng almusal kaya antok na antok si Dave ngayon. Buti na lamang at nasagutan niya ang lahat ng tanong sa pagsusulit. Kaya maaga siyang natapos. Dave, punta tayo sa parke ngayon. Laro lang tayo saglit. Pag-aaya sa kanya ng isa sa mga klase niya na agad naman niyang tinanggihan. Hindi ako pwede ngayon eh. Sabagay, araw-araw ka naman hindi pwede eh. Pasensya na talaga. Kailangan ko kasi talagang umuwi ng maaga eh dahil may gawain pa ako sa bahay pagdating ko doon. Kayo na lang muna. Ano ka ba? Saglit lang naman eh. Tsaka maaga pa. Saglit lang tayo maglalaro. Ang totoo ay gustong gusto din talaga ni Dave ang maglaro dahil iyon naman talagang simpleng kasiyahan ng mga batang katulad niya. Kaya naman nang magpumilit pa ang kaibigan na maglaro sila saglit sa parke ay tumangon na siya. Walang mapagsidla ng saya ni Dave habang naglalaro. Sa dami kasi ng mga gawain niya sa bayat at responsibilidad na pasan-pasan niya sa murang edad ay hindi niya na nagagawang maglibang at para bang nakakalimutan niya na isa siyang bata na nangangailangan ng kasiyahan. Sa saya nga niya, hindi na niya namalayan ang oras kaya nang bumalik siya sa sariling pag-iisip ay nakaramdam siya agad ng kaba at dali-daling kinuha ang bag na nasa gilid. Oh, saan ka pupunta Dave? Di pa nga tayo tapos eh. Uwi na ako, tiyak na magagalit na sa akin si nanay at tatay.
Ba't naman sila magagalit sa'yo? Eh, naglalaro lang naman tayo dito. Basta, mauna na ako. Uwi ka nito at dali-daling umalis. Habol-habol ni Dave ang kanyang sariling hininga nang makarating siya sa bahay nila. Dooy ang galit na mukha agad ng kanyang nanay ang bumungad sa kanya. Nay, mano po? Kinakabahan niya ang wika, ngunit tinabig lang ng ina ang kanyang kamay. San ka pang lupalop nagsusuot ha? Nakita ko ang anak ni Maring Jessel kanina. Di ba magkalapit lang silid aralan niyo? Sabi niya kanina ka pa daw natapos sa exam mo dahil maaga kang lumabas. San ka galing? Ako mahal, dapat kabahan na tayo sa batang yun dahil parang habang lumalaki nagiging sotel eh. Segunda ng kanyang tatay. At sa tingin mo, papayagan ko lang yun? Habang maliit pa ang sungay ng batang to, puputulin ko na. Nakipaglaro ka na naman ba sa mga kaklase mo, ha? Sila nang pinapakinggan mo ngayon? Sila na ba nagpapalamon sa'yo? Kinuha pa ng kanyang nanay ang pamalo nito at agad siyang pinalo ng pagkalakas-lakas. Aray! Aray ka po, nay! Iyak niya. Yan ang gusto mo, di ba? Mas pinapakinggan mo pang ibang tao kaysa sa amin. Alam mo namang maraming gawain dito sa bahay na gawa mo pang makipaglaro at maglakwatsa. Hindi na sumasagot si Dave habang patuloy pa rin ang pagpalo ng ina sa kanya. Tanging pag-iyak at pag-aray na lang ang kanyang nagagawa. Nang marinig naman ang kanyang lolo and teng ang kanyang pag-iyak ay doon na ito lumabas sa kanyang bahay na nasa tapat lang at inawat ang ginaw. Josefina, ano ba? Hindi mo ba naririnig ang daing ng anak mo? Mas nilalakasan mo pang pagpalo? Tama na yan! Ngayon ka na naman pa eh. Hayaan mo naman akong disiplinahin tong batang to dahil unti-unti nang lumalaki ang sungay. Bilang isang magulang, hindi naman po siguro masamang disiplinahin ko ang anak ko, di ba? Josefina, hindi na pagdidisiplina ang ginagawa mo kay Dave. Sinasaktan mo na siya, isa paano bang nagawa niyang mali para paluin mo? Kagagaling pa lang niya sa paaralan eh. Yun na nga pa eh. Kanina pa raw siya natapos sa pagsusulit dahil yun ang sabi ng anak ni Maring Jessel. Maaga siyang natapos kaya maaga rin siyang umuwi. Pero ngayon lang siya nakarating dahil naglakwat siya pa. Pwede mo namang kausapin ang anak mo ng mahinaon eh. Di yung sasaktan mo siya agad. Pa, anak ko yan kaya kung sino man ang may karapatang magalit, manakit, o kahit nga pilayan ko pa siya, walang magagawang kahit na sino. Isa pa alam niya na may gagawin pa siya dito sa bahay pero pinili niyang maglakwat siya. Napatingin naman ang matanda kay Dave na nooy hindi pa rin natigil sa paghikbi. Dave, apo, sabihin mo nga sa akin ang totoo. San ka ba galing ha? Tsaka totoo bang sinasabi ng anak ni Jessel na kanina ka pa natapos? Opo, lolo. Minadali ko po talagang sagutan ng mga tanong sa pagsusulit dahil maglalaba po ako pag-uwi sa bahay. Kaya lang po, pinilit ako ng isa sa mga kaklase ko na maglaro kami saglit sa parke. Nung una, panaitanggi naman po ako. Pero pilit pa rin po siya ng pilit. Gusto mo rin bang maglaro? Opo, lolo. Yun naman pala eh, Josefina. Natural lang sa batang katulad ni Dave ang maglaro. Ba't mo naman yung napagkakait sa bata? May oras para dyan pa. Isa pa may mga naghihintay na gawain dito sa bahay. Paano pa niya matatapos ng maaga kung mas inuuna niyo pa ang mga bagay na walang katuturan? Ngayon kang iiyak-iyak dyan, Dave. Magbihis ka na't simulan mo ng paglalaba. Bilis! Kahit humihikbi ay sinunod pa rin ng binata ang sinabi ng ina. Habang naglalabas sa may likuran ay rinig pa rin Dave ang sagutan ng kanyang ina at lolo and ting. Kaya lumalaking sutil yan pa eh dahil lagi mong kinukonsinti at kinakampihan. Bakit? Sino pa bang kakampi sa kanya, Josefina? Kung kayo nga di nyo magawa eh. Wala siyang ibang kakampi kundi ako lang. Bata lang yan. Hindi mo kailangan maging malupit sa kanya. Masipag at mabait na bata si Dave. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganyan kainit ang dugo niyong mag-asawa sa kanya. Gayong wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang maging mabuti at masunuring anak. Maintindihan ko pa sana kung suwail talaga yung apo ko na yan eh. At pasaway, pero hindi. Tapos ngayon, palalabayin mo ng dalawang basket na labahin. At pagkatapos, maglilinis na naman siya. Pa, sinasanay lang namin siya sa gawaing bahay. Hindi na pagsasanay, Josefina. Kasi ang pakiramdam ko, para niyo na siyang personal na katulong dito sa bahay niyo eh.
Sa mga naririnig ay doon na muling tumulo ang luha ni Dave. Maski siya ay hindi rin maintindihan kung bakit ganoon na lamang kalupit ang mga magulang sa kanya. Wala naman siyang ginagawang masama at hangga't maaari ay nagpapakabait siya para kahit papaano'y matuwa sa kanyang mga ito. Ngunit kahit ano pa siguro ang gawin niya ay parang wala lang ito sa kanyang ina at ama. Ngunit sa paglipas ng ilan pang taon ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo ng mga magulang ni Dave sa kanya. Lagi siyang umiiyak sa tuwing lumalapit siya sa kanyang lolo and teng para magsumbong. Awang-awa na rin ang matanda sa kanya, kaya naman ang muli na naman siyang magtungo doon para sabihin ang saloobin niya sa kanyang ina at ama ay doon na siya kinausap ng matanda. Alam mo, Apo, awang-awa na ako sa iyo. Hindi ka karapat dapat gantuhin dahil napakabait mong bata. Saksi akong paano ka lumaki at mahal ka sa akin. Kaya naman sa tuwing nagtutungo ka sa akin na umiiyak at sinusumbong mo kung anong ginawa sa iyo ng nanay at tatay mo, nasasaktan din ako. Kahit ilang beses ko na rin silang pinagsabihan, di pa rin sila nakikinig. Pero lo, mahal naman po nila ako, diba? Kasi kung sasabihin mo sa akin ngayon na oo, baka baniwala po ako. Kasi kung ako lang ang sasagot sa tanong na yan, baka hindi ko rin magustuhan ang isasagot ko. Dahil hindi ko rin talaga ramdam na mahal ako ni nanay at tatay. Buong buhay ko, wala naman akong hinangad kundi ang sana'y mahalin din nila ako katulad ng pagmamahal ko sa kanila. Pero wala talaga eh. Iyak niya sa kanyang lolo. Rinig pa niyang pagbuntong hininga ng matanda sa kaginulo ang buhok. Apo, huwag ka sanang magalit sa akin sa malalaman mo ha. Ayoko sanang sabihin to hanggat maaari. Ayoko naman sana talaga na sa akin pa tumanggalin, kaya lang awang-awa na ako sa iyo eh. Hindi ka rin tinatrato ng maayos ng nanay at tatay mo, kaya sa tingin ko, karapatan mo naman sigurong malaman kung anong totoo. Natigil sa pag-iyak si Dave at napaangat ang ulo. Totoo po, lo? Ano pong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong niya sa matanda. Apo, hindi ka tunay na anak ng nanay at tatay mo. Kahit iyon pa lang ang sinabi ni Enteng ay parang gumuho na ang mundo ni Dave sa narinig. Gusto niyang isipin na nagbibiro lang matanda, pero habang tinititigan niya ito ay hindi niya makitang nagbibiro ito habang binibitawan ito ang mga katagang iyon. Apo? Apo, makinig ka muna sa akin. Ha? Lahat ng lalabas sa bibig ko ngayon ay pawang katotohanan. Alam kong bata ka pa, pero alam ko rin na sa mura mong edad ay malawak ng pag-iisip mo. Kaya pakinggan mo akong mabuti. Tumango naman si Dave kahit kinakabahan siya sa maaari pang malaman. Kasabay noon ay ang pagbabalik-tanaw ni Enteng sa nakaraan, kung saan nagulat na lamang siya nang makita ang anak ng isa sa makakilala niya na nasa labas ng kanyang bahay. Robert? Tanong niya. Mang Enteng! Boses ng lalaki, kaya doon na hindi nagdalawang isip si Enteng na ito'y patuloyin. Halika! Pasok! Ikaw lang bang mag-isa? Bakit ka ba sumukot dito nang biglaan na? Gabi pa, at mukhang bubuhos ang malakas na ulan maya-maya lang. Kasama ko po ang asawa ko, Mang Enteng. Doon na rin napatingin si Enteng sa likuran at nakita niya nga roon ang isang babae na namumutla habang may karga-kargang sanggol. Asawa mo yan? Teka, ikinasal ka na pala, Robert? Hindi ko man lang nabalitaan. Pasensya na po, Mang Enteng, kung hindi po namin kayo naimbita. Hindi naman po kasi ang grande ang kasalan dahil wala po kami masyadong budget. Ay, naku, ayos lang yung iho. Hindi naman importante kung bongga o hindi ang handa. Ang importante na iraos niyo ang kasal niyong dalawa at may basbas na kayo sa itaas at sa simbahan. Kapala, pumasok na kayo dito. Pumasok naman ang dalawa habang nakaalalay naman si Robert sa kanyang asawa. Hindi naman maiwasan ni Enteng na hindi mapatingin sa sanggol. Kay gwapong bata naman yan. Ilang buwan na yan? 2 buwan pa lang, Mang Enteng. Siya po si Dave. Kay ganda din ang pangalan. Mang Enteng, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa.
Ang totoo po niya, nandito po kami ng asawa ko para sa isang pabor. Pabor? Ipapaampun po sana namin si Dave sa inyo. Kasi walang-wala po talaga kami. Pinalayas po kami ng may-ari sa bahay na tinutuluyan namin. Hindi naman namin malapit ang mga magulang namin dahil hindi sila sang-ayon sa relasyon namin ng asawa ko. May sakit po kasi ngayon si Becca at nagkapatong-patong na rin ang utang namin kahit nung panganganak pa lang niya. Kaya nagmamakaawa po kung maintay sa inyo po muna itong si Dave. Wala na po kasi talaga akong ibang maisip na pwede kong malapitan bukod sa inyo eh. Alam ko pong maaalagaan yung anak namin. Hindi naman agad nakasagot si Enteng dahil alam niya rin sa kanyang sarili na hindi siya mayaman. At wala siyang kakayahang buhayin ang inosenteng sanggol na ito. Robert, naiintindihan kita. Ayoko rin sanang tanggihan ang inosenteng sanggol na to. Kaya lang, hindi naman din kasi ako mayaman at wala rin akong regular na trabaho para masuportahan yan. Pasensya na. Kung ayaw mo pa, ako na lang. Ang tinig naman ni Josefina na nooy kalalabas lang ng silid dito. Nabigla naman si Enteng sa sinabi ni Josefina pero dahil kitang-kita niya ang determinado nitong muka ay hindi na lamang din siya umangal. Kinausap pa ni Josefina ang mag-asawa bago ito nagpaalam sa kanila. Kitang-kita ni Enteng ang paglingon ni Robert at ang asawa nitong si Becca sa anak nila habang umiiyak. Ramdam niya na mabigat para sa kanila ang ginawang desisyon. Pero dahil nga sa hirap ng buhay at sitwasyon nila ngayon ay wala silang ibang mapagpipilian. Anak, bakit mo naman inampo ng bata? Tanong niya kay Josefina na bakas ang pagtataka. Dalawang linggo pa lang din kasi ang nakararaan ay isinugo din sa ospital ang babae dahil nakunan ito dahil lang din sa sarili nitong galaw, dahilan para magalit ang kanyang nobyo at hiwalayan siya nito. Gagamitin ko ang batang to para balikan ako ng nobyo ko pa. Hindi ako papayag na basta-basta niya na lang akong iwan. Alam kong mahal niya pa rin ako. Josefina, sa tingin mo ba matatanggap ng nobyo mo yan? Hindi niya nga kilala kung sino ang mga magulang niya at maski ikaw. Basta, hayaan niyo na ako. Wala nang ang nagawa pa si Enteng sa naging desisyon ni Josefina. Ngunit ang plano nito ay hindi gumana dahil hindi na kailanman binalikan ng dalaga ng kanyang nobyo. Plano niyang ibalik si Dave sa mga magulang nito pero hindi nila ito mahagilap lalo pa nung mapilitan silang lumipat ng lugar at bahay dahil pinapaalis na rin sila. Natanggal pa sa trabaho si Enteng at si Josefina din at nagsunod-sunod na ang kamalasan nila. Kaya naman galit na galit si Josefina at iniisip niyang si Dave ang malas sa kanilang buhay. Doon na rin nakilala ni Josefina ang susunod na lalaking kanyang minahal hanggang sa nagsama sila. Nagpakasal at bumukod ng bahay. Iyon na ang nakalakihang ama ni Dave na hindi rin naging maganda ang trato sa kanya. Umiiyak lang si Dave habang nakikinig sa lahat ng sinasabi at pagkukwento ng kanyang lolo Enteng. Doon niya palang napagtanto na kaya pala malupit ang mga magulang sa kanya na umabot na sa puntong ginugutom siya, kinukulong, sinasaktan at ginagawang alila ay dahil hindi naman pala siya tunay na anak nito. Kaya kahit hindi kita kadugo ay apo pa rin kita at hindi mawawalang pagmamahal ko sa iyo, Dave. Gusto ko mang kuwain ka at sa akin ka na tumira, wala akong pera noon. Nang magkaroon naman ako ng lakas ng loob na kuwain ka na ay hindi na pumayag si Josefina, kaya wala na rin akong nagawa. Ang tanging nagawa ko lang ay kahit saan man sila lumipat ng bahay ay lagi akong naroon para mabantayan ka. Mahabang paliwanag ni Enteng dito. Galit ka ba sa akin, apo? Hindi po, lolo. Wala naman kayo ibang pinakita sa akin kundi kabutihan eh. Minahal niyo po ako na parang sarili niyo na ako, apo. Masakit lang po sa akin ang nalaman ko. Kaya din pala hindi ko maramdaman na mahal ako ni nanay at tatay ay dahil hindi ko naman pala talaga sila tunay na mga magulang. Hindi naman pala talaga nila ako anak. Humihikbi niyang wika. Niyakap naman ang matandang apo para kahit papaano ay gumaan ang loob nito. Po, nabalitaan ko rin na maayos na ang buhay ng mga magulang mo ngayon.
Ayaw man sana kitang mawala sa poder namin, pero hindi ko rin matiis ang mga iyak at sigaw mo sa tuwing sinasaktan ka ng nanay at tatay mo. Paano po kung ayaw na nila sa akin? Paano po kung may iba na silang anak at nakalimutan na nila ako? Walang magulang na kumakalimot sa kanyang anak. Yan ang tatandaan mo, Apo. Hindi naman kita pinipilit dahil maski ako hindi rin alam kung nasaan ngayon ang mga magulang mo, pero narinig ko lang sa iba na maganda na raw ang buhay nila ngayon. Ano po bang tunay nilang mga pangalan, Lo? Ang ama mo ay si Robert Santiago at ang ina mo naman ay si Becca Santiago. Gusto mo ba silang makita? May litrato kong ama mo dito nung binata pa siya. Tumango naman si Dave, kaya doon na kinuha ni Enteng ang lumang litrato ni Robert at ipinakita sa kanya. Sa nalaman ay hindi maiwasan ng batang si Dave na manlumo. Gusto niya ring marinig din mula sa kanyang mga tinuri na magulang ang totoo, kaya naman humahanap talaga siya ng tiyempo kung paano niya itatanong sa mga ito ang sandamakmak na katanungan sa kanyang isipan. Hoy Dave, ano bang tinutunganga mo dyan? Ligpit mo na tong pinagkainan natin, ang kupad! Sinunod naman itong utos ng ina. Nay? Nay, sana uutal niyang sambit. Oh, sabihin mo nang gusto mong sabihin dahil marami pa akong ginagawa. Totoo po bang hindi niyo ako tunay na anak? Sa naging tanong niya ay agad nagkatingin na ng mag-asawa. Saan mo naman narinig yan, ha? Kay Lolo po. Si Papa talaga kahit kailan. Totoo po ba, Nay? Alam mo, Dave, sabihin ko man sa yung oo o hindi, ganun pa rin yun sa birth certificate mo. Ako pa rin ang nanay mo. Isa pa, bakit mo ba uungkatin yan? Eh, sarili mong mga magulang, inabandon na kay. Ako ang bumuhay sa'yo at ako ang umako ng responsibilidad na iniwan ng mga magulang mo. Kaya sa akin kami utang na loob, naiintindihan mo ba yan, ha? At dahil nga binuhay kita, pinakain, binihisan at binigay ko sa'yo ang apelido ko, kaya dapat mo lang sundin ang lahat ng gusto ko. Tsaka itong tatay mo, hindi ka kaano-ano pero pinag-aral ka niya. Hindi ba dapat magpasalamat ka imbis na magtanong ka ng mga ganyan? Gusto ko lang na... Ay, nakakainis ka, Dave. Wag mo akong gagalitin ngayon sa kakatanong mo, pwede pa. Bilisan mo ng pagkilos at bukas, ha? Gumising ka ng maaga. Palitan mo yung mga kortina natin at laban mo lahat. Kailangan bago lahat, ha? Maliwanag ba? Nang hindi tumango si Dave ay agad siyang binatukan ng kinikilala niyang ama. Hoy, maliwanag daw ba? Kapag tinatanong ka, marunong ka sumagot, ha? At itatak mo dyan sa kukote mo na kung hindi dahil sa nanay ko sa Fina mo, hindi ka lalaki ng ganyan. Kaya umayos ka, dahil hindi namin tinatanggap ang kadramahan mo sa buhay. Sagot! Opo, Tay. Nauutal at naiiyak na sagot ni Dave. Naiiyak si Dave hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkadismaya. Ang buong akala niya kasi ay hihingi ng tawad sa kanyang nanay at tatay niya at matapos na ang hindi magandang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Pero hindi iyon ang nangyari. Magkos ay nagpatuloy lang ang mapait niyang buhay. Bukod pa ron, simula nang malaman niyang totoo ay palagi na rin siyang pinaparinggan ng mga ito na utang na loob niyang lahat ng bagay na nasasaktan talaga si Dave, dahil kahit naman sanay na siya sa ugali ng mga ito, ay hindi naman siya manhid para hindi masaktan. Kaya naman, nang hindi na siya makatiis sa kanyang napakapait na sitwasyon, ay naisipan niyang tumakas na sa kanilang bahay. At ang plana niyang iyon ay ginawa niya sa sumunod na gabi. Hinintay niya munang pumasok sa silid ng kanyang nanay at tatay. Saka siya nagmadaling lumabas. Tipid at naging maingat ang mga galaw niya para hindi siya mahuli ng mga ito. Bago umalis ay nahinto muna siya sa tapat ng bahay ng kanyang lolo Enteng at mapait na napangiti. Pasensya na po, Lo, o hindi po ako makakapagpaalam, ha? Hanapin ko pong tunay kong mga magulang. Saad niya sa sarili saka umalis. Dalang iilang mga gamit, kaunting tubig, pera at lumang litrato ng kanyang ama na galing pa sa kanyang lolo Enteng ay taimtim siyang nanalangin na sana'y makita at mahanap niyang mga magulang. Kung saan siya pupunta ay wala rin siyang ideya, basta't ang alam lang niya hanggat kaya niyang maglakad ay maglalakad siya. Nang maalala niya naman ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo Enteng kung saan nakatira ang ama noon, ay naisipan ni Dave na magtungo doon para magbaka sakali.
Gamit ang kaunting perang dala niya ay sumakay siya ng jeep at dun sa address. Hindi man siya sigurado kung saan hahanapin doon ang ama at kung naroon pa ba ito hanggang ngayon, pero walang mawawala sa kanya kung susubukan niya. Ale, ale, magandang araw po. Itatanong ko lang po sana kung may kilala kayong mag-asawang Robert at Becca Santiago. Tanong niya sa isang ale na nakita niya. Robert at Becca? Opo, ito po ang larawan ni Robert Santiago nung kabataan niya. Sabay pakita sa larawan. Eh, yung Becca. Wala po akong litrato niya eh. Naku, pasensya ka na iho ha. Hindi ko namumukaan yung Robert na yan eh. Subukan mo magtanong sa iba at baka kahilala nila. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Nagpatuloy si Dave sa paghahanap ng kanyang mga magulang kahit alam niyang kakaunti lang ang chance ang meron siya. Hanggang sa naubos na rin ang dala niyang tubig at pera pero hindi pa rin siya tumigil. Ilang araw din siya nagpalaboy-laboy sa kalsada. Tinitiis ang kumakalam na tiyan, ang init ng sinag ng araw at ang lamig ng gabi. Hindi rin nawala ang pag-aalala niya sa matandang si Enteng dahil batid niyang hinahanap na siya nito ngayon. Siguro ngay mas hinahanap pa siya nito kaysa sa kanyang mga kinikilalang magulang. Dumaan ang ilang araw at akala ni Dave ay mawawala na siya ng pag-asa sa paghahanap sa kanyang mga magulang. Pero tila ang matagal na niyang dinarasal ay natupad dahil sa muling niyang pagtatanong ay sa wakas may nakakilala na kay Robert. Dito iho, dito yung gusali na si Robert Santiago mismong nagmamay-ari. Imporma sa kanya ng lalaking na pagtanungan niya. Sigurado po ba kayo kuya? Baka kapangalan lang po niya. Sigurado ako iyo dahil dyan sa litratong pinakita mo. Ngumiti naman si Dave at nagkaroon ng kaunting pag-asa sa kanyang puso. Salamat po kuya, malaking bagay po itong impormasyon na sinabi niya sa akin. Malay-layo pa po ba ito kung lalakarin? Lalakarin? Nagpapatawa ka ba? Aabutin ka ng gabi kung maglalakad ka. Wala naman po akong ibang mapagpipiliin kuya dahil wala naman po akong perang pamasahe papunta sa address na sinasabi mo. Sige po kuya, magtatanong-tanong na lang din po ako sa bawat kantong madaraanan ko. Tutuloy na po ako, salamat po. Iho! Pagtawag nito muli sa kanya. Bakit po kuya? Matatagalan ka kung maglalakad ka. Isa pa, delikado na ngayon dyan sa daan lalo na't bata ka pa. Baka imbis na makita mong taong pakay mo, hindi mo na magawa. Kumuha ito ng pera sa kanyang pitaka at ibinigay kay Dave. O eto, pamasahe mo. Kung may matitira pa dyan, bili mo ng pagkain ha. Hindi ko man alam kung anong pakay mo at bakit mo hinahanap si Robert Santiago. Pero sana, makuha mong nais mo. Mag-iingat ka, iho. Naiiyak namang kinuha ni Dave ang pera. Salamat po, kuya. Salamat po talaga. O sige na. Samahan na kita para ako na rin ang magpasakay sa'yo papunta doon. Buong pusong nagpapasalamat si Dave sa estrangherong lalaki dahil hindi talaga ito nagdalawang isip na tulungan siya. Bago umandar ang jeep na sinasakyan niya ay ngitian pa niyang lalaking tumulong sa kanya. At bumulong ng isang taus-pusong pagpapasalamat. Kabado man si Dave ng mga sandaling iyon, lalo na nang sabihin ng driver ng jeep na nasa kanyang destinasyon na siya pero porsingido pa rin siya. Hindi na siya aatras dahil nasimulan niya na at nasa tapat na siya ng gusaling pagmamayari ng kanyang ama. Wala naman siyang sinayang na oras dahil agaran din siyang pumasok doon, bagay na hindi niya napagtagumpayan dahil agad siyang hinarang ng gwardiya. San ka pupunta, boy? Tanong nito sa kanya. Sa loob po, kuya guard. Sa loob? Na ganyan ang suot mo, tsura mo? Namali ka yata ng daan, doon ka sa labas ng simbahan, mamalimos, huwag rito. Ay, hindi po ako namamalimos, kuya. May sadya lang po talaga ako sa loob. Sadya? Sino? At sino ang kasama mo? Wala po akong kasama. Yun naman pala eh. Umalis ka na dito dahil hindi kita papapasukin. Maawa na po kayo sa akin, kuya guard. Gusto ko lang po talaga makausap si Mr. Robert Santiago. Sa narinig ay pagak na natawa ang gwardiya. Hoy,
Umalis ka na, Otoy. Yung bata-bata mo pa, pero nakikita ko na kung anong magiging trabaho mo sa hinaharap. Magiging clown ka yata eh. Tawa pa nito. Nagsasabi po ako ng totoo. Oy, umalis ka na hanggat nakakapagtimpi pa ako ha. Ayoko manakit ng bata kagaya mo, pero kung magpupumilit ka, baka mapi... Kuya, anong problema dyan? Tinig na nagpatigil sa kanila. Nang madako ang tingin ni Dave sa may-ari ng boses, ay doon na nanlaki ang kanyang mga mata dahil kahawid nito ang lalaking na sa lumang larawang daladala niya. Magandang araw, sir. Eto pong batang to eh. Ang tigas ng ulo. Ayaw umalis. Nagpupumilit na makausap ka. Doon na nagkatinginan ng mag-ama at maski si Robert ay hindi na rin halos makaimik dahil sa kakaibang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Hayaan mo siyang makapasok. Iho, anong pangalan mo? Baling nito sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot si Dave ay isang tinig ng babaeng kanyang narinig at nang makita niya ito ay doon niya napagtanto na hawig siya sa babae. Han, anong problema sa... Hindi na rin natuloy ng ginang ang sasabihin nang mabaling ang atensyon nito kay Dave. Ako po si Dave po, may larawan po ako. Ang ibig ko sabihin, may larawan mo po ako. Sabay pakita sa lumang larawan ni Robert. Nang makita ng iyon ang mag-asawa ay agad nanunubig ang mga mata nito. Halika, halika sa loob. Wika ni Robert at hinawakan ang kamay ni Dave. Humanap muna sila ng pwesto ng sila lang at saka na muling nagsalita si Robert. Dave, ang pangalan mo at may lumang larawan ka sa akin? Ako nga to, saan mo nakuha to? Sa lolo enteng ko po. Diyos ko, Han. Hindi kaya, yan din yung enteng na posiblihan. Nasaan ang lolo enteng mo? Umalis po ko doon sa bahay ng nanay at tatay ko kasi nasaktan po nila ako doon. Si lolo enteng lang pong minahal ko ng tunay kahit hindi niya po ako tunay na kadako. Si lolo enteng din pong nagsabi sa akin na kayo raw po ang tunay kong mga magulang. Agad natutop ni Becca ang bibig habang si Robert naman ay nagsimula ng maiyak. Ang nanay mo ba ay si Josefina? Opo. Pagsagot niya ay agad siyang niyakap ng mag-asawa. Yakap na may halong pananabik at pagmamahal. Diyos ko, anak natin. Anak, ako ang papa mo. Siya naman ang mama mo. Kami ang tunay mong mga magulang tulad nga ng sabi ng lolo enteng mo. Alam ko po, kaya nga po ko nandito sa harapan niyo ngayon dahil hinahanap ko po kayo. Naiiyak na rin wika ni Dave ngunit masaya. Hinahanap mo kami? Ikaw lang mag-isa? Opo, Papa. Tumakas po ko sa bahay dahil hindi ko na po kinakaya ang trato ni nanay at tatay sa akin. Hindi na nga po ko nakapagpaalam kay Lolo Enteng. Kinuwento ni Dave ang lahat ng nangyari at mangyak-nyak naman ang mag-asawa habang binabahagi sa kanila ng kanilang anak ang mapait nitong karanasan sa poder ni Josefina at ng asawa nito. Patawarin mo kami ng papa mo, anak, ha? Dahil naranasan mong lahat ng yun, pero maniwala ka sa amin. Walang araw na hindi ka namin iniisip. Akala ko mabait si Josefina kasi nung binigay ka namin sa kanya, ang sabi niya, ikaw ang magiging bagong pag-asa niya. Anak, hindi namin intensyon ng papa mo na ipaampun ka. Walang-wala na lang talaga kaming magawa noon dahil nagkasakit ako. Pinalayas kami sa bahay na inuupahan namin at nawalan pa ng trabaho ang papa mo. Sakali kami natutulog ng ilang buwan at ayaw namin maranasan mo yun. Timbali nang kaming maghirap huwag lang ikaw. Pero hindi namin akalain na mas naghihirap ka pala. Iyak ni Becca. Noong umayos ng buhay namin, anak, hinanap ka namin pero nabigo kami. Ang lahat ng tagumpay namin ngayon, ikaw ang naging inspirasyon namin, anak. Nangako kami na magsisikap para makuha ka namin, pero bigo kaming makita ka. At ngayon na nandito ka na, hayaan mong bumawi kami sa'yo. Wika naman ang kanyang ama. Masaya po ako na nakilala ko na po kayo, mama, papa. Iyak na rin ni Dave.
Nagyakapan muli ang tatlo at ng araw na iyon ay dinala na nila si Dave sa kanilang bahay. Pero para na rin makasiguro ay nagpasya silang magpates. Masaya naman sila naging sa resulta dahil ang anak nga nilang si Dave ang kasama nila ngayon, kaya lahat ng mga oras at mga bagay na hindi nila nagawa noon ay ginagawa na nila ngayon. Namuhay ng masaya at marangya si Dave kasamang tunay niyang mga magulang. Hindi rin naman niya nakalimutan ang kanyang lolo Enteng at kapag may oras siya ay binibisita niya ito kasamang kanyang mga magulang. Dinadalhan nila ito ng mga groceries at pa siya na rin ang mag-asawang Santiago na may monthly check-up na ito. Noong una hindi pa pumayag si Enteng dahil nahihiya siya, pero nang si Dave nang nagpumilit ay hindi na rin siya nakatanggi pa. Hindi man tunay na lolo ni Dave ang matanda at hindi sila magkadugo, pero para sa kanya, para na rin niya itong tunay na lolo dahil tunay ang pagmamahal niya para dito. At ramdam din niyang tunay ang pagmamahal nito sa kanya bilang kanyang apo. Samantalang si Josefina naman at ang asawa nito ay wala na rin nagawa at hanggang tingin na lang sa tuwing pupuntahan nila Dave si Enteng para ipasyal din paminsan-minsan sakay ang kotse nila. Hindi man sabihin ng mga ito ang salitang patawad, pero handa nang patawarin ni Dave ang mga ito dahil hindi naman siyang tipo ng bata na nagkikim-kim at gusto niyang mamuhay lang ng masaya at walang ibang inaalala. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pulubing Anak Mayaman.